Okay guys, isang mabilis ang tutorial lang tayo. Diretso lang agad sa Google nyo, sa search engine. Type nyo lang yung studio.youtube.com. Tapos, mapupunta kayo sa inyong studio dashboard. Ayan, ayan po ang studio dashboard. Tapos, sa may bandang left side, sa may bandang ibaba, yung version kasi nito, Android. Click kaya yung settings. Tapos, lalabas. Punta lang kayo dito sa may baba ng general, yung channel. Click yung channel na yan. Yan. Tapos lalabas dito, hanapin nyo agad yung branding. Yan, branding. Click nyo po yung branding na yan. Pagka-click nyo sa branding, scroll nyo lang pababa. Hanapin yung choose image. Yan, nasa baba. Click nyo na yan, choose image. Para pipili kayo ng gagamitin yung branding watermark ninyo. Ako meron na naka-ready rito. So, ayun na yung gagamitin ko para mabilis lang. Ito. Kaya po yung napili kong magiging branding watermark. So, pag napili nyo na yan guys, ayan, ayun po yung mangyayari. Ayun po yung lalabas sa video ninyo. Pag nag-click kayo ng video nyo, yung mga viewer nyo, ayan, makikita nyo sa may right side sa bandang baba. Ayun po yung branding watermark. Katapos guys, ayan, sa nakikita nyo, no, mayroon dyan, may papapilihan kayo dyan. And at video, custom start time and entire video. Pipili kayo dyan kung anong gusto nyo. Dito sa custom, kayo magsisetup dyan. Pero ako, sa tingin ko, dito, mas maganda kasi kung entire video na lang. Para pag-play pa lang, lalabas na yung branding watermark nyo. Click nyo yan, entire video. Ayan. Tapos nyan, pag okay na, pero pwede nyo rin po palang i-replace siya kung gusto nyo palitan. Ayan, nakikita naman eh. Pag okay na guys, check muna natin. Double check lang guys. Ha. Pag okay na, dito lang. Click nyo lang agad yung save. Automatic na, masisave na yun. Okay na yung inyong branding watermark. Tsaka nga pala guys, kung maglalagay kayo na inyong branding watermark, yung pipiliin ninyong image is yung walang background. I-edit nyo yung background nyo, alisan nyo ng background kasi yun yung sinasabi ng YouTube na mas magandang gamitin branding watermark dahil mas maganda magiging resulta. So ayun guys, tapos na yung ating tutorial for today. Sana nabigyan ko ulit kayo ng magandang information about sa YouTube natin. So hanggang sa muli guys, God bless us all. I'm out. At siya nga pala guys, may nakalimutan ako. Kung bago ka pala dito sa channel ko, yung magkalimutan na mag-subscribe, like na rin yung video, mag-comment na rin kayo guys. Tapos i-on nyo yung notification bell para ma-update po kayo kapag meron akong bagong video. Huwag po ninyo sayangin yung pagkakataon kasi marami pa tayo mga tutorial na gagawin dito sa aking channel.